In my heart.
Espíritu para amar.
Diyos ka.
Jesus Christ, na siya'y nakakalala.
kalikasan at walang sinumang walang sinumang pangalan na ibinigay sa sinong ng lahi sa ikaligtas ng marami. In other words, the only Savior of mankind is Jesus. Ang natatangin na tagapagligtas ng lahat ng tao ay si Jesus. Kaya nga pinuntahan na yung mga po ng tao na muna sa kanyang namatay upang sila rin ay maligtas sa mga kinalwika ni Kristo sa John 3:16. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang ang sino mang nananig at sumampalataya kay Kristo ay di mapahama pagkusmat kami ng buhay. Buhay! 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 Na malahanggan! Amen! And that is the reward of the Lord in our final salvation if we truly say at the end of your life, the reward is eternal life. And you cannot receive that eternal life unless you are fast in the judgment set of Christ. Mali ba na tayo pumasa? Mali ba na tayo ay maging tagumpay sa hato na iaatan sa akin? At wala sabi ng bahay mo, pakinggan niyo ito kasi napakasarap ko na maranasan natin ang tunay na kaligtasan na pangako ng Diyos. Kasi mga may Kristiyano, sabi na Kristiyano siya, pero may mga lihig na mga activities, extra-curricular activities. Pero nagsisimba, pero bakit may itago na mayroon siyang kinakasama ng iba? Bakit may itago niya kasulatan, pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Ha? Sabi ng Filipos chapter 2, verse 12. Filipos chapter 2, verse 12. Kaya nga, mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at pangangini. sa judgment set of Christ, hindi ka papasa at hindi ka makakaligtas sa kaparusahan na patakda. Pero ang mga taong papasa at magpapatuloy sa paggawa ng mabuti na siyang ebidensya ng kaligtasan na tinanggap, sila ang tatangga ng reward upang ako ng Diyos ang buhay. Sa Panginoon.
sinusundo niya. Dahil siya ang sumusundo sa lahat ng mga taong tapat na nanalig kay Kristo. Bawat taong tungkol sa langit ay susunduin na ating Panginoon. Susunduin na kanyang pagkabalik. Amen. Susulat, basahin ko sa inyo. Yan. Kasi gusto ng iba, nasusulat ko. Nasusulat! Unang Tesalonica, Kabanata, Apa. First Tesalonian, ha? Unang Tesalonica, Kabanata, Apa. Ha? Mga kapatid, First Tesalonica, chapter 4, verse 15. Pakinggan nyo po ito. Ha? Para hindi kayo matakay ng diablo. Paduday. Abi kailangan ko magbago.
kapurusuhan, sa mga buto, sa mga utak ng tao, at nakakahoon na nalalaman ang iniisip natin. So nalalaman ang iniisip natin. Kaya dapat ang tao sa pagpagitan ng paikinig ng salita ng Diyos ay may power na dumadaloy sa kanya na ang kapangyarihan ito ang siyang nakapagpapabago sa kanilang buhay upang maging totoo, upang maging ganap, upang maging katotoo sa Diyos at ang kanyang pagpapalit. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang tao na nakipag-isa kay Kristo ay sabihin na natin sumapatay kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Kung ikaw na ulit serena, sure na ngayon. Ha? Nasa karon, ikaw ay bagong nilalang na. Wala na yung dating pagkatao, sabi doon. Ikaw ay bago na. At ang sabi ng verse 18, at ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang Diyos daw ang gumagawa ng ito, ng lahat ng ito, sa paanong paraan? Kung ikaw na sumampalataya sa Panginoon, na iniligtas niya, ay pinahintulutan mo siya na magpatuloy ng kumilos sa iyong buhay hanggang sa dumating ang iyong kamatayan sa lupang ito. Amen. Amen. Eh kung hindi ka pa nga namamatay sa lupang ito, lahat ang may mamatay. Dahil pagkatapos ng pamatayan ay may panibagong buhay. There is life after death. Tandaan mo yan. Kaya hindi dapat ang mga taong totoo na natin kay Kristo hindi takot na matay sa lupang ito. Dahil it is the beginning of new generation. It is the beginning of nauna siyang namatay. Namatay po ang lalaki. Alam niyo po ba? Nagulat ang isang pamilya. Ang dami na siya. Ang dami. Kaya iba-iba kasi nabiyak kayo na ito. Iba-iba. Mga kapatid, pagkatapos nila muna, nag-usap-usap sila. Alam niyo po ba? Pare-parehas silang lahat ay biktima. Biktima ng tao na kunwari mapag-imbabaw, kunwari banal, hangal pala pagdating ng katapusan ng kanyang buhay ilalanta na dahil sa Diyos ng sa lupang ito, sila
kahirap ang tao. Kasama yung nanay ko, pinapit kami, pinatira sa pabuyan, kung ano hindi pinapakain. Pero salamat sa Diyos, dahil ang lahat ng pangyayari ay may magandang layunin ang Panginoon para tayo natin sa isang katotohanan. Yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga sinasabi sa pananakatulanan,
mga may ginagawa kang masama, ito na sana ang katapusan. Tatapusin mo na yung masama mong ginagawa. Dahil di mo alam kung bigla kang di na magising, where is your destination? Hindi mo napili. Remember, sa pagpili ay sa pamagitan ng pagsasagawa. Faith without action is dead. Patay! Kahit sabihin mo pa, nananalig ka kay Kristo, kahit ikaw pa'y nagsisimba, nagdarasal, pero yung ginagawa natin, taliwas, impyerno, ang ating patutunguhan. At siya na tandaan po natin, namatay ang mayaman. At ang sabi doon, napunta sa Hades. Ang word na Hades ay isa sa pangalan ng impyerno. Isa sa pangalan ng hell is Hades. At pupunta doon, samantalang namatay ang mahirap at siya'y nasa piling ni Abraham. At ang sabi doon, nilagyan ng pagitan na napakalayo kami. Para daw ang mga nasa impyerno hindi makapunta sa langit. At ang mga nasa langit ay hindi matukso at mapunta ng impyerno. At yung mayaman, nung nandun at naghihirap sa apoy, yun dinidipay ang impyerno o mainit. Naghihirap, hindi na mamatay. Ang mga napupunta ng impyerno, kahit gusto mong mamatay, hindi ka mamamatay. Kahit inuugot ka na, sabi ng gospel, inuugot ka lang, hindi ka mamatay, pati ang uugot ron. Kalamsay ka lang, pero hindi ka na mamatay, may buhay pa rin. Kung mayroong eternal life in the presence of God na pawang kaligayahan, mayroong pong eternal life na puro kahirapan, it is damnation. Yung po yung paghihirap na matindi sa pili ng kaaway ng Satanas, sapagat yun ang naisin niya. Lahat ang nasa presensya ng Diyos, lahat ang nasa kamay ng Diyos, gusto niya ang agawin sa kamay ng Panginoon. At di ako papayag, sabi ng Panginoon, hindi ako papayag bigyan ni Kristo na ang bawat isa ay maagaw sa kamay ng ating Yahweh El Shaddai.
Tama, Abraham. Maaari pabalikin mo si Lazaro. Sabi ni Abraham, ang Turoon ang mga sinulat ni Moses, the Old Testament Bible, ang Turoon ang mga sinulat ng mga propeta. Basahin ni ngayon, pakinggan nila yon, sabi ng ni Amang Abraham. Sabi naman ng mayaman, Amang Abraham, kahit na rin ang Turoon ay nakakapakinig sila, hindi pa rin sila maniniwala. Ngunit kung mayroon na matay, at kung namuhay at magbalik, sila'y maniniwala. Sabi ng Amang Abraham, kung saan'y tinutukoy si Kristo. Kung yan, sabi niya, kung yan nakasulat, hindi nila mapaniwalaan, sabi ng Amang Abraham. Kung yan sinulat ang mga propeta at ni Moses, hindi nila mapaniwalaan, mapaniwalaan kaya nila ang taong namatay na muli na buhay na nagbalik sa lupa. But remember those people who are open their hearts to the Word of God. Hindi ka pwede madisin. Hindi ka pwede malilang ni Satanas. Bakit hindi ka malilang ni Satanas? Sapagat habang nagbabasa ng salita ng Diyos, natulog ka na. Purihin. Ikaw ay mapupunta sa kalangitan, and we will see her at the end of this world. Amen. Amen. Sa Diyos. Ha?
kasama sa Diyos. Kung natatakot ka pa, dahil ang taong natatakot sa kamatayan ay maraming hinihim na kasalanan. Walang takot gumawa ng kasalanan. Walang takot magkamal ng limpak-limpak na salapi, pero ninakaw sa kabanyaman ng mundo. Walang takot kumabit sa mga duwende at sa mga sirena. Mga kapatid, sabihin mo sa inyong katabi, gising ka na ba? Anong sagot? Gising ka na ba? Alam nyo, I pray to God, minsan, naginip ako ng maraming daga. Napakaraming daga. At alam nyo ba, nagtatransform yung daga? Kung nakatanood kayo yung transformer, nababago. Sabi ko, ano ibig sabihin nun? Mga daga, nagkakaroon ng transformation. Ah, alam nyo, nagliwanag sa mensahe ng Panginoon. Kung sabi ng Panginoong Yesus, kung kayong mga tao may isip, may puso, may kaluluwa, ay hindi pa lumagpuri sa Diyos. Yung mga bato na walang kaluluwa at walang isip, ang siyang magpupuri sa Diyos. Ang aking nararamdaman.
sa buhay natin yung salita ng Diyos. Baka ang sisipag nyo nga dumalo sa gawain ng Panginoon, pagdating naman ng bahay, nagmumura pa rin kayo. Pati taga, minumura. Pati lata ng sardinas, sinisipa. Aba, dapat makita sa buhay. And remember, you must be ready for the reward that God prepared for us. Sabi ko na, Hebrews chapter 9, verse 27, pakinggan nyo ito. Hebrews chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayan. Hindi direkta sa langit, may paghuhukom, judgment. Itinakda tayo na mamamatay lahat. Pero pagkatapos mamatay, may judgment, may paghuhukom. Eh, maniminsan sinasabi natin, oy, mga kapatid, maligaya ka na nasa langit na yan. Ah, wala pa. Nagtutulog pa sa sementeryo, kaya katama yung pagpunta natin doon pag November 1. Pinupuntahan nyo doon. Kaya mali yung nagsasabi, bakit ay pumupunta doon? Hindi sila nagbabasa ng Bible. Sabi ng Bible yun, kailan tayo gigisingin ng Panginoon? Sa pagpabalik ni Kristo. Nung si Kristo unang dumating, nung nagdilim ang langit, nakapako siya sa krus, sabi roon ng Biblia sa Matthew, sabi roon sa four gospel, sa sulat yun, synoptic gospel. Ano sabi roon? Nung magdilim, kumulog! At ang sabi roon, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang mga patay. Yun yung mga namatay ng una-una noon. Yun yung kamatayan ni Kristo. Ang purpose ay silang mga naunang namatay na mga tao bago dumating si Kristo ay maligtas din. Dahil ang tunay na kaligtasan ay hindi ang samahan, hindi ang organisasyon. Ang kaligtasan ay na kay Kristo na. Sinasabi ng Mateo, sa mga huling panahon ay lalabas ang mga bulaang propeta at lalabas ang mga peting Kristo. Magpapanggap na sila ang Mesiyas. Ha?